sa ilalim ang ECQ status dito po sa lungsod ng Tuguegarao. Vice Mayor Ben Ben de Guzman, sir. Yes, actually, nanonood po ako ng sa FB Live sa press conference ni Mayor Jeff. Ay kailangan po natin, paglalabas po tayo, kailangan natin kumuha po ng COVID shield pass. So, kung ano pong mga ginawa natin noong nakaroon ng ECQ, ganoon pa rin. But at this time, open po ang mga hardware. Aha. Open po ang mga hardware. Before kasi pinagbabawalan ng hardware, pero this time open po ang hardware. Apo. Oo. So kahit po back riding, pwede po ngayon as long na magkasama po kayo sa isang household po, Mang Jun. Aha. Sa single motor po yan? Apo, apo. Oo. Sa mga tricycle, sir, ilan naman po yung passenger na kinakailangan lamang dapat isakay ng mga pampaserong tricycle? I think isa lang din kasama ang Andrew. Ay, isa lang po. Yung dati kasi, nung ECQ, nung nakaraan, pwedeng may isa din sa likuran ng driver, pero basta mayroong nakalagay din na barrier sa pagitan nila. Hindi po ata, Mang John. Basta ECQ, isa lang po. Dati hindi nga inaalaw ang pagpapasada po ng tricycle, pero ngayon po yata is inalaw, pero 20% lang. Aha. Dito po sa mga private tricycle, sir, tulad po ng service ng inyong abang lingkod, private tricycle, allowed po ba, sir? Balikan din na dyan, Mang Jun. Medyo hindi ko po naging parang di ata natakal yan yesterday. Ah, okay. So mamaya siguro malalaman po namin na ulit sa inyo, sir. May mga nagtatanong kasi, sir, lalo na yung mga nasa outside Tuguegarao, kung papasok daw ba sila dito ay kailangan pa rin nilang magdala ng kanilang health declaration and travel pass? Opo, yun pong mga requirements para po makapasok ka sa Tuguegarao. Okay, si Kasamang Joy, sir, may karagdagang katanungan. Go ahead, Kasamang Joy. Opo, good morning, Vice Mayor. Sa mga APOR po natin, kinakailangan pa rin po nila ng travel pass? Oo, kailangan pa rin. Ma'am Joy ba? Opo. Hello? Yes, sir. So kailangan pa rin po yung mga APOR, kailangan pa rin silang magdala ng travel pass pag sila ipapasok sa kanilang trabaho, ganun pa? Oo, kailangan po. Pero kung sa government agency po kayo, hindi nyo na kailangan pong mag-secure po ng mga travel pass o ng COVID shield pass. Enough na po yung ID ninyo na nag-work kayo sa national government or nag-work po kayo sa gobyerno, enough na po yun para makapasok po kayo sa Tuguegarao. Sa mga manggagawa, sir, tulad ng mga construction workers, yun nga po, kailangan nilang kumuha po sana. Actually po, nililimit naman po, 20% na ang workforce po ngayon. Ay, okay. So, sir, mamaya linawin lang po natin dun sa, no sir, dun sa part na kung allowed pa rin, allowed ba ang private tricycle, kasi the other, the last, nung sinundan nito, last ECQ, ay ipinagbawal pati private tricycle kahit may tatak. Balikan kita dyan, Mang Jun. Okay. Sige, sir. Vice Mayor Ben Ben de Guzman, sir, maraming may tanong pa daw si Kasamang Joy. Go ahead, Kasamang Joy. Opo, Vice, kunin ko na rin po yung pagkakataon na ito, na kumusta na po ba kayo ngayon, Vice? So far, okay naman. Medyo may konting sinat dahil nga may inflammation yun. Lalamunan ko. Mm-hmm. Pero lahat po ng test naman sa akin ay okay naman daw po. So, thankful pa rin ako na kahit natamaan po tayo ng COVID ay hindi po ganun yung kalala ang tumama sa atin. Opo, and then paano po yung natin na mayor yung session, Vice Mayor, yung session po natin kasi parang may request na ordinance regarding po dito sa bagong ECQ po natin, Vice. So, the show must go on, Ma'am Joy.
Opo. Meron naman po kaming quorum kahit wala po. Ang city council members po, kayang-kaya po nila yan. Opo. Sige po, yun lamang po, Vice, and God bless po. Hanggang kailan po yung ano nyo, sir? Isolation ninyo? Depende. Kung 10 days or 14 days po ang ire-record sa atin ni Doc James po. Bali, na kailang araw na po ba kayo, sir? Pumasok po ko ng Thursday night eh. Ah, okay. Thursday, Friday, Saturday, Sunday, Monday. So, this will be my 6 days. 6 days. Ah, okay. So, hope so, sir, na magiging okay din po ang lahat, ang inyong kalusugan, na parang inyong trabaho ay at least mas magampanan po ninyo ng mabuti pagka wala na po yung problema po natin. Maraming salamat, Mang June, and of course, ang appeal ko po sa aking mga kababayan, sumunod po tayo sa mga health protocols, napakahirap pong ma-isolate. Mag-isa ka lang sa isang kwarto, ikaw lahat po ang gagawa, napakahirap po. At lalong-lalo na po, siyempre, nakakatungkot kung mahawaan mo ang buong pamilya mo at yung pong nangyayari sa akin ngayon. Nakakalungkot po yung mga ganyan, yung itong pangyayari, kaya dapat po mag-ingat po tayong lahat. Napakasimple lang naman po, pagsusod ng face mask, face shield, at panatiliin po natin paghugas po ng ating mga kamay. God bless us all, God bless the region of city. Maraming salamat po, Vice Mayor Benben De Guzman, sir, sa mga impormasyon na inyo pong binigay sa ating mga kababayan. So, siguro, kapartner, mamaya malalaman din natin sa kanya kung ipagbabawal pa rin ba yung private tricycle. Oo. Dahil ako mismo, nasita noon, nung last ECQ, ang problema dyan, kung yun lang po yung tulad ko, yun lang po yung ating means of transportation, tapos ipagbabawal pa, buti lang sana kung kaya natin mag-single motor, single motor na lang. O, pero mas ano ngayon, mas maswerte yung marami ngayon, partner, kasi mas maluwag yung isip yung ngayon compare nung last. Example na lang dyan, yung back riding. So, tapos yung tricycle, yung public transportation, and then po pwede rin sa mga PUVs. May mga pumapasok rin, pero yun nga lang, mas mahigpit na health protocols yung ipapatupad. Aha, kaya dun sa mga, ano naman natin, yung mga enforcers po natin, mga traffic enforcers, at ganun din yung ating mga kapulisan na nakatalaga sa mga checkpoint, dito po sa papasok at palabas po ng Tugigaraw, nandyan po sa may Kapatan, kung hindi ako, Libag. Meron din po dyan sa may Carig, boundary ng Igig. At dito sa may Enrile, dyan din po sa may Solana. Dalawa yan eh. Isa dyan yung going Enrile, isa din dito sa may going Solana. So, alam ko na mas paigtingin pa yung kanilang paggampan po sa kanilang trabaho. Kaya lang, padadala tama dagiti. Alam amom nasurok nga makatawanan eh ang agkud-kud-kud ti ulo dagiti kakabsat ida. Nang ro na kadito kasi nga mapaspasamak. Adutan dagiti agrikreklamo. At ang magandang hinahanap ng ating mga kababayan is ito. Kung sana partner, pag palagay ko lang ha, kung sa ilalim sa ECQ ang isang lugar, dapat sana, hello? Partner, ikaw ba yan? Sabalin sa mod. Kung isa ilalim sana, sa isang, sabalin sa, tapos sabalin mo dyan ang barangay na ramat na. Kunak no iso na, baka no na, bigla nga na po ako tatay ni kasamang lida eh. Baka no kunak no, kunak no iso na dahil dyan nagaramat sa baling nga number. Yun po yung sinasabi ko, partner, no? Pag sa ilalim sana, sa ECQ, tulad nun, kung maalala mo, nung unang bugso ng ECQ, buong bansa. Parang naging ghost town ng mga dito sa siyudad ng Tugigaraw nun, mangilan-ngilan lang yung
nakikita mo na kwan eh. Nakikita mo na naandyan sa labas ng kanilang mga bahay eh. Ano yan? Oh. Ni your uray ko ni kwan, your uray ko ni Adan sa nakikita adan ng kanya mo? Wala pa, pero di PNP ko kumakuha. Kita na. Tawagan mo ka. Okay. Yun po yung sinasabi natin, no? Na kung sana ang gagawin po nila, ang gagawin ng gobyerno po natin, pag sinabing ECQ para ma-contain yung pagkalat ng virus, ay siguro kung nadakin ni kasamang Lida ko, Lida, hangkarumara na, tabakit kan. Oh, dito iti kanam iti lasot iti sangapulong aldaw. Ito daamin. Imposible, Senyor Juez, nga hanggang ako sumurot, partner? Ay, yo, buenas. Ha? Talaga na nga sumurot na ako kasama yun. Oo, oh, eh, so nga rin. Tikalik eh. Ngayon nun, bagadangin ka. Agtugaw ka dita. Uray mo ma, mahanda ka matikan. Uray lang kumamot na pandisal, handa ka matikan. Mapagtugaw na ka nga tayo, tilaso dito ang malam. Dito may isang aigin. Ay, kaya talaga nga ang taraok lang ka. Kung lagi pinagtartaraok, pagtanay mo nung tiyabay ko. Ay, kung madayo ka ba sa ito, ano, hang nasakit tila payag ko mga makangag. Kaya na alam mo na nung nasinggit. Oo. Oh, eh. Kurang! Adaywan no kasi ay. Eh, so nga, no siya nga may sa partner, hindi ko naman pinapangunahan ng gobyerno po natin. Tulad ng ginawa nung unang bugso at pangalawang bugso ng sapsap na maraming nagsanapsap. Eh kung sana, ganon ang kanilang gagawin uli, palagay ko partner, imposible Senyor Juez kung hindi nila handang masurutan nun ito iti paggapuanan iti agpospositibo iti COVID. Yes, totoo yan kasama yun, ano? Kaya nga nakakainis isipin na, ayan na nga, ECQ, subalit napakarami naman tayong dapat isaalang-alang na pagamat gusto natin, pero kinakailangan din kasing kumain tayo, eh, no? Kinakailangan din naman na sasabihin nila sa atin na magiging malusog tayo at isa sa mga sikreto upang maging malusog na isang tao, eh, may pagkain na tama. Yun na nga eh. Eh, papaano mo sasabihin na yung isang tao maupo lang sa isang sulok kung wala naman siyang pagkain? Siyempre, mabisin mo. Agkasapulan mo iti anya nga banag nga ipaunag na. Kitawan mo iti itad mo. Kasanong narod nga maipapili deje kayat mo? Oh. Laman, no, di ka nga agpimilit lata mga rumor, lalo no ang akiraos niya buksit maon, eh kung ray bawal na nangay nga raon. Kaysa naman sa mamamatay ka ng nakadilat ang iyong mga mata. Di ba? Well, totoo yan, ano? Kaya napakahirap ang sitwasyon, pero kinakailangan pa rin kasaman yun na sumunod tayo sa amit-tuntunin, ano? Sumunod tayo dyan sa anak ng teteng na walang katapusan na ECQ na yan, walang katapusan na COVID na yan, ano? Eh, para sa gayon, makaiwas tayo. Pero alam mo, parang tulad mo rin eh. Ah. Ayaw ko, minsan hindi sila ako naniniwala na dito sa ano na ito eh. Oh, hindi ka na rin naniniwala eh. Hindi, at ang aron mo, napasurot ko na hanggang mamati. Pero marami yung ano, yung mga nagpapositive talaga and sinishare nila kung paano sila nahirapan. Lalo na pagka may comorbidity ka nga, ika nga. Na hirap sila kasi naapektuhan yung paghinga nila. And yun nga, yung gaya kanina nung sinabi ni Vice Mayor, pagka na-isolate ka, mahirap din kasi nga mag-isa ka lang and ikaw ang gagawa ng lahat. Paano kapag nakaramdam ka ngayon ng sintomas ng COVID-19? So mas mahihirapan ka pa na pagsilbihan yung sarili mo pag nasa isolation ka. Eh, no, marigatan ka nga agangas, baka adaas ma'am o may samot na dyan. Okay, no, nakapsot iti pintig ta pusom. Eka talaga nga, nasakit ti pusom, marigatan ka talaga nga umangis. Santo pa'y nakapudpudot iti panawin. Eh, detang,
Mahirap dito, kasamang Jewel at kasamang Joy, eh wala naman daw gamot na ibibigay, di ba? Oh, dito yung ngarot tata eh. Kasanong ngarot nga mapalaing kuma, dito may isang tao, no awam mo titiitad mo nga agas na. Eh si din sa lag-ikandan ko, no, dagiti nag-positibo nga bagbagada nga dagiti opisyalis, no, dadakil nga na dagiti kilalang mga tao, parang sila na yung isudalatan dagiti mabibaby eh. Upo ka na dyan, baby. Ito na pagkain mo, baby. Ito na yung inumumin mo, baby. Pero pagka mahirap, oy, taka lang! Hanggang pumanaw ta! O, di ba? Hindi kumparam, hindi treatment. Adi pa na nga si kaso da, kaday dyan, aday iti mabalin na, kinday dyan, piman nga rutay-rutay tibado na. Gumamang pinakita nga, rutay-rutay tibado na nga nag-positibo ti COVID, partner. Adana nga gman? Dagiti, parang yung mga taong gala lamang dyan, may mga nakikita ako dyan, di ba? At awan mo't pwede na kay baga nga, apay nga tanid, apay ni Kastoy, di jay, at dati san sa noong na, at dati nga, agawit-awit, tinakatado nga lahat ka, hamba nga na COVID. O. Oh. Sa nga ta? Partner, kasi lagkalkal lang ugan data location mo. O. Oh. Ayan. Kuyan ka sa manjun ano, at dapat lagi tayo nakatadong agpagpalabadita, lagi tayo mauawanan sa kapampanunutan na klasinta. Loko. Oh, eh so nga rin kay, eto lang malimit nga makumkubig ka, lagi tayo mo naka, lagi tayo very sensitivity, sensitibo iti salun at da. So damo, lagi tayo matamtamaan. Ngam na lagi tayo, dengete asla kinda jay agasawa DJ ko ah DJ nadungan ah nakitam sa amo dadan partner nabuyam siguro nga na ipopos by the social media oh manipot idi aging gana tatta kasi yan natamad handa mo na COVID oh dengete pugot nga managmama handa mo ma COVID oh edi agmamatay sa lata amin ng partner baka dayta ti agas ti COVID. Anyway, doon sa mga nagko-COVID, ano, at doon sa mga hindi maganda yung kanina mga pagkiramdam, may gagawa na po kayo ng paraan, niya, ibagada nga rin, kasaman yun, at kasaman Joy, doon sa kanong COVID mo, niya, when dapat lang nagiging symptoms, mga retreat na, no, medyo listen ka, when no, ang bulit ka, mahalakan na iti, danong mga napudot, magmumurot, pagkatapos. Pagdigos mo. Sa isang diasin. Ay, kung ano pag... Abon. Pagka, anong tawag doon? Steam. Oo, pagka-steam ka na lang. Oh. Ayun yung Actually, yun yung ginawa ko nung na-isolate ka. Oo, na-isolate ako. Nagpakulo ako ng tubig, then nilagyan ko ng lemon, asin, luya. Tapos, nung kumulo na syempre, tinanggal ko dun sa kalan. Nagtalukbong ako ng nagtalukbong ako ng kumot para para paglumitan na ka. Pagpapawisin ako. Pagpawisin ako. And of course, agsudor. Oo. Then maliban dun, nag-exercise pa ako para malumakas yung katawan. Nung malagip ko, ito'y ubing kami. Kasi ito'y panayan ni Mother Medi kanyami eh. No, aggurigur ka. Dahil dyan, agpayagpag ka nga, di kamot nga aglengot. pangtatawag na DJ di eh. So pamayan na mga na itidang la mangi mga mangangar tidang la then DJ to itihan na totally idigus pati ulo na partner kabayatan nga ko DJ na bara pa ilang kasi yung arjo ko na ni kasamang Joy Tatay DJ na kay paburukan DJ dangla na ikabiliti plangga na una niya dayjay iti talukbungam dayjay iti kwam lungo upem kuna na ti Lucano partner lungo up mo ta bagay aging ganang paturay na nga ag madurdar puspus ka iti lungait dan ito no nabaw dayjay yan ito no nabaw dayjay yan ay siyempre paspasan mo iti kwan aga kaldo kada aglalao ka na ano may pasubli na dyan kasi na po ka iti da kami ta barbaryo kasi lang mo iti pagagagas iti oo at yun so
ni kasama Joy at saka kasama Jun, yan din ngayon ang ina-advise o ginagawa ng ilan sa atin po mga kababayan na tinamaan ng COVID. Anyway, kasama Jun at kasamang Joy, ay merong dumating na isang reporter naman, no? Gusto ko lang banggitin ito. Sapagkat noong Linggo, ay meron tayong natanggap na report na naman dyan sa Burang, Sirundungan Valley, kasama Jun at kasama Joy, na yung ating pong mga kasundaluhan dyan, abay, ano na naman, umatake na naman sila na kung saan itong isang pamilya ng Minoria, agay yata ito, no? Ay sinasabing pinapaputukan yung gitna nung kanilang mga paa, uno minalmanod ang sapay na yan dapat yung report na ating natanggap, eh pwede po ba? Eh sumagot naman po kayo dyan sa 17th IV, ano po? Para sa gayon, eh maliwanagan ito kung meron magpong katotohanan. Yan nga yung problema. Nung isang araw pa natin sinusubukang makuha ang panig ng 17IB, kung meron pong katotohanan itong mga allegations na ito ng mga Malawig at mga Aita dyan po sa Sinundungan Valley, ewan ko, nakatikom yata yung mga bibig nila. Si Apo Colonel Allen Tubuhan, yung tagapagsalita po nila, si Sir Sagigit, si Sir Orbeta. Oh, pero si Sir Orbeta daw, base sa ating napag-alaman, parang naka quarantine din, naka isolate din siya. Dahil inaantay pa din daw yata doon yung ayun yung narinig ko kahapon na sa pagtatanong kahapon ni kasamang Monet. Pero I'm not so sure kung rason dalaan. Nga. Kasama yun, kinakailangan sumagot sila, no? Dahil sunod-sunod na ito at hindi na lamang iisang pamilya ang siyang nagpaparating sa atin. Yung ganitong sitwasyon, dyan po naman sa Buran, Masi, San Juan, basta dyan sa Sinundungan, bali kasama yun, kung meron bang pong katotohanan nito, abay sumagot naman po kayo. Ano ba yan? Sumagot naman po kayo dyan sa 17th IV. Okay. Palagay ko pwede na natin na mapasagot ngayon ang 17IB sa mga issue na yan dahil nasa linya na po natin na si Sir Sagigit. Sir Angelo Sagigit. Si Sir Angelo Sagigit ang batalyon na commander ng 17IB. Sir, good morning po. Hello, good morning. Sino po sila? Jun Acosta, sir. Jun Acosta po ito sa Radyo DCCB at kasama din po natin na si kasamang Lid at kasamang Joy. Nung isang araw pa ho kasi na iparating sa aming kaalaman, yun pong allegedly ginagawa ng ating mga kasamahan na nakabase dyan sa Maya, Sinundungan Valley. Una po, sir, ay ito pong sinasabing pag-sensus, di umano, ng mga 17IB sa mga residente dyan, lalo na yung mga Malawig at Agta. Alam naman natin ang Sinundungan Valley, mostly mga nakatira dyan, mga Malawig at Agta. At meron pa daw dyan, pag sinasabing mag-sensus sila, sabay halughog sa kanilang mga tahanan. And worse, ito lang na naman kanina, pinag-uusapan po namin ni kasamang Lid at kasamang Joy, yung naiparating na naman na meron na naman daw pong ewan ko no kasulad na dyan pinaltupaltugan na kanumutan diba baot saka na gito at na ditang residente, sir. Ay, magandang umaga sa iyo, Jug, at sa lahat ng nakikinig ng radio station na ito. Aha. Itong mga lumalabas na issue ng mga yan ay mga paninira lang yan, kaya huwag tayong maniwala sa mga ganyang issue unless kung may lalabas mismo or magkakaroon ng investigasyon. Aha. Sa lahat ay bilang batalyon commander ng 17IB ay hindi ko hayaan na ganyan ang mangyayari. Bakit yan? Mula pa noon, ilang taon na ang mga nakalipas, hindi na gumagawa ng human rights violation ang buong kasundaluhan. Hindi namin hayaan bilang opisyal
ay bawal, pinagbabawal namin na gumawa ng ganyan ang aming mga tropa. At normal din sa mga nasa kabila o mga NPA o yung mga kahit hindi NPA, mga supporters ng NPA, nagagawa ng mga kasinungalingan. Dati na nilang ginagawa yan. Nagagawa sila mga senaryo pa nga kung minsan. Kaya sa mga nakakaintindi at mga nakikinig, huwag po tayong maniwala sa mga isyo ng mga ganitong mga nilalabas ng makakabila. Yun po ang aking masasabi, June. Aha. Bago yung tanong ni kasama nga Lid at kasama nga Joy, kahapon kasi sir, may nag-paunlag na rin ng panayam sa amin na leader po ng Malaweg. At siya man daw mismo, nakaranas din daw po ng ganong ginagawa ng ating mga kasamahan dyan, sir, sa may sinundungan. So, why not try to investigate, sir? Tama ka dyan. Mismo, kahit hindi niya sinabi, papa-investigate ko dyan. At mismo siya, kakausapin namin kung pwede. At na meron naman na means or paraan para sila ay bigay ng reklamo, hindi sa kung mga issue-issue na lang. Meron sila pwedeng lapitan sa police o sa human rights. Pwede lang ilapit yung reklamo nila at nakahanda kaming sagutin. Tawagin namin yung tropa namin para naman maliwanagan lahat at hindi nila gawin na mga issue lang o gumagamit sila ng mga istorya. Aha. So, sigurado ko na siya ay nilapitan ng kalaban o siya ay impluensyado ng kalaban. Ganyan naman talaga yan. Kung kasi naman siya, sa ngayon pa lang, sa tingin ko ay na-impluensyan na siya ng makakabilang pag-iisip. Yun ang masasabi ko. Palagay ko naman, hindi po ninyo to-tolerate kung sakali man at ganun, may mga ganun talagang actuation so ginagawa ng ating mga kasamahan. Pero kung sakalit, maingan nyo namin, sir, na samahan itong tao o ilang tao na nagre-reklamo, sir, sa inyo pong tanggapan. Gaano po natin masisiguro ang kanilang kaligtasan, sir? Sigurado namin na hindi kami gagawa ng mga violation. Kaya pagpupunta siya doon sa amin, kahit personal siya pumunta, ay safety sila. Yun nga lang, sa ngayon, malakas ang COVID. Aha. May kontrol sa COVID. Anyway, gagawa kami ng paraan para makausap namin sila. Kami na mismo ang lalapit sa kanya, interviewin namin kung bakit ba siya nagre-reklamo. Sigurado ko, isang malaking kinala ko, na-influensyan siya ng kalaban. Ganyan naman talaga yung ginagawa nila, ang mga kalaban, gagawa ng issue. Okay. So, si kasamang Lida, sir, may karagdagang katanungan. Go ahead, kasamang Lida. Yes, good morning, sir. Ito po ay sunod-sunod na natatanggap po ng Radyo DCCB. At palagay ko po, sir, ito po ay reliable dahil mismo, yung sumuko kamakailan sa ating pong gobyerno sa sumuko po kay Colonel Arias Quilan itong week na ito sila na po mismo ang nagsasabi po ang ganung sitwasyon at nung Sunday ay isang pamilya na naman po ng minorya ang siya pong gumawa nito kaya nakikiusap po ang commander na ito na nagbalik loob sa ating pong gobyerno at ipinaparating po sa inyo na ang inyong mga kasamahan na nariyan tila may mga ginagawang ganito. So, mismo na po yung kasusurrender lamang sa ating pong pamahalaan ang siya pong nagsasalita hindi po sa bagay nito. At palagay ko po, reliable ito at sana naman po, baksyon na po ito kagad sa lalong madaling panahon. Oh, maganda kumaga rin na
Lida po. Panatid na nagtarong. Lida po. Ganun pa rin yung sinabi ko na ito, bagay na ito ay aaksyonan namin. Hindi namin hayaan na tuloy-tuloy ang paninira nila sa ating mga kasundaluhan. Kasi hindi rin namin nahayaan na gagawin na namin mga sundalo ang kanilang paratang. So huwag po kayo mag-alala. Lalapitan po namin kung sino man ang nagre-reklamong ito. At maganda rin kung may mga pictures, mga ebidensya, para lalong maipakita yung mga pinagsasabi nila. Okay. At kasama naman namin mga pulis. So, sa pakikipaglaban nga sa mga NPA, so pwede namin silang kausapin o papuntahin, papuntahan at mabaliwanagan ang issue na ito. Si kasamang Joy, may karagdagan din katanungan na Kernel Sagigib, sir. Kasamang Joy, go ahead. Opo, good morning, sir. Itanong ko lang po kung may mga kasundaluhan pa rin po ba tayo na nasa area po ng Sinundungan Valley? Ang tama ka dyan. Mula noong ako ay umupo bilang batalyon commander, sabi ko kung nasaan ang kalaban ay lalagyan ko ng sundalo. Kaya kung nasaan ang kalaban, nandun sila sa Sinundungan, lalagyan namin ng sundalo. Kahit sa kasulok-sulukan ng partes ng area namin dito sa Cagayan, ay lalagyan ko ng sundalo kung yun ang kinakailangan para matapos na itong insurgency na ito ng tagal-tagal na. At bakit marami pa kasing may gusto o yumayakap pa rin sa maling prinsipyo na pinaglalaban nila. Kaya nakahanda ang ating kasundaluhan na kahit hirap, pagod, kahit napakalayo ay pupuntahan namin. Yun ang masasabi ko. Opo, sir, meron po kasi yung kahapon yung kung na-interview is yung kiniklaim po kasi ng mga nagpupunta daw sa kanilang mga tahanan is sila po ay mga sundalo. Eh, itanong ko rin po, sir, kung may kampo rin po ba kayo sa may Sinundungan Valley? Wala kaming na-establish na kampo na tinatawag na malakihang kampo, no, kampo doon. Ang tirahan lang ng mga tropa ay isang temporary lang kung saan sila maabutan ng gabi, ng ulan. Doon, nakikisilong na lang sila. Walang permanente. O nagpapahalan na lang sila kung saan sila pwedeng tumira. Na tulad ng mga ginagawa rin ng kalaban kung minsan nagduduyan-duyan lang sa gilid. So, hindi permanente yung kampo namin doon. Pinaplano namin nalagyan ng isang permanenteng kampo doon sa Sinundungan. Pero sa ngayon, ay mobile. Ang tawag namin is mobile yung mga tropa namin. Yun po ang aming sitwasyon na sa ngayon. Opo, so wala po kayong tatlong kampo doon, sir, na doon po sa may Sinundungan Valley? Walang established na kampo, pero marami kaming sundalo doon. Ayun po ang may sasagot ko, ma'am, sa tanong nyo. Oo, kasi nung kahapon, sir, yun nga pong nagpa-interview sa amin dito, ay sinasabi na may sundalo o kampo dyan sa may Masi, sa Bural, at San Juan. So yung pakiulit nga yun. Yung sinasabi nga kahapon, sir, yung sa Sinundungan Valley, yun nga po yung nababanggit kahapon na meron daw nagkampo diyan sa may Masi, meron din daw sa Bural, at meron din daw sa San Juan. Oo, okay. Kung yung nagbabanggit ay hindi niya alam yung status namin na ano ba ang ibig sabihin ng kampo, ano ba ang temporary patrol base, hindi pa niya alam kung ano talaga ang terminolohiya namin kung sinabing kampo. Uh-huh. So, alam natin yung Sinundungan matagal na hawak ng kalaban, kaya sinisigurado ko maraming magreklamo pagpasok ng sundalo. Lugar yan ng kalaban dati. Uh-huh. Sabi nga mismo ni... Okay. Naudlot na yung linya ni Sir Pagala. So, malinaw doon sa... Sir Sagigit. Ayaw nga. Oo, Sir Sagigit. Si Sir... Lieutenant Colonel Angelo Sagigit. Angelo Sagigit. Ano ba yung nabanggit ko?
Tagala. Ayaw nga. Oo, si... ano ba yan? Sir Sagigit. Oo, si Sir Angelo Sagigit. Yun pong Battalion Commander ng 17th IV. Oo, so, nabanggit niya nga regarding kahapon kasi yung interview natin eh. Oo. Kaya at least malinaw din sa tanggapan ng 17th IV. Oo. Kasaman Joy at kasaman yun. Eh, siguro, mga advisor dito at maluwag eh. Yung napananaw nila, parang nila may kapula. Siguro, yun pala, eh, patuloy pa lang, hindi kayo nananating sila roon. At alam din naman natin na pagdating po kay Colonel Sagigit, So, yun siguro yung pagkakasinapansin nila na meron ng sundalo doon, eh baka akala na nila eh kampo na. Kampo. Pero yun nga ang tinatawag kanina, sinasabi kanina ni Sir Sagigit na hindi naman natin alam yung mga termino nila kung temporary patrol base, patrol base o dili kaya eh. Kasi may salang iti katayin, amutayin kami ng dadumen. Nung nakita tayong katadjed ha, kadadamot din tinakita tayong kasi na paglinong-linungan ta, nagigay nga eh sila barracks no kuma anarigan kay bagata yon nga ako nga kampo at ang isong rutin nakitam isong rutin nakita tayo kay tambo tayo ngarod no nya dagiti nga termino nga ibagata tay ni ASB di ba so nga iti nasayad lata siguro dito yan dagiti apo dumdum nga nangag yo motatay din bagak nga nuwen ken mabalen siguro mabalin nga babaan nga da kami dito yung radio DCCB. Kuyugan da kayo mismo. Dito yan ni opisina ni Colonel Sagigit. Tamno kitan tayo, no? Aksyonan da natin yung unuhan. No, talaga nagpepeso hapo da kita ipulpulong nyo dito yung radio DCCB. Da kami mismo, mangtulong mo lang ka da kayo nga mangyasidag ka da kwa da. Tamno niti kasta maala da hapo da dyan talaga nga eksaktong informasyon ka na da iduldulin yung ebidensya. Sila ko ba ti-record? No, nakaala kayo ti-record, video, unan niya man dito, ha? Huwag mo nang asahan kasama dyan na merong ganyan, ano, na yung ebidensya na naka-record. Pero dun sa dagay pinutok-putokan na niya, lalo na nagkita, agay na dito, yung lumalawag, hindi naman sa pagmamaliit, mas, ano lang, mas ahead tayo na nasa kabihaslan kesa yung mga nasa kabundukan. Ang tanging sinagpapasalamat po natin ngayon kay Colonel Sagigit, kasaman Joy, ay yung kanyang ipinapangakong aksyon. Ang importante ngayon ay ipinarating natin ang reklamo ng mga agay o di kay Malawen na nariyan ngayon. Kung meron mga katotohanan, ngayon mamasin at kasaman Joy at kasaman Joy na iti anyaman na apoy ang naasok. No, si asok, ang nagdapuanan ng apoy. Eh, hindi naman siguro maglalakas loob na magdanaw sa Radyo DCCV ang mga taong ito kung walang katotohanan. So, ang tanging hangad natin, ha, sa 17th IV, sa pangunguna pa rin ng magiting na kernel ang kanilang commander na si Colonel Sagigit, alam natin na peace lover ang ating pong magiting na Colonel na sa katauhan ni Colonel Sagigit kasama Joy at kasama Joy ay gagawin niya ito tulad ng ganyang ipinangako sa lalong madaling panahon. Kaya nga, yun nga sabing... Kasama Joy, kalinga ka natin bingas sa gito eh, sa gito na sundado. Eh, so ngarod, nga, Jay ko na ngarod itatayin na unless otherwise nga sila po ay titindig na andito din po tayo na aalalay po sa kanila. Pero kung hindi din naman nila kaya na magtumindig at humarap, total na andito naman ho tayo kako nga sa inyo. Tanging ang maipapangako lang naman natin siguro eh pwede natin silang samahan. Pero kung hindi ho sila titindig, mananatiling hearsay pa rin ito. Pero sana man lamang kung may katotohanan nga, sabi ko, ang yung aking hikayat sa sino man, eh no, ado kayo lagi niyang reklamo, palagay ko naman, hindi nasasabihin ni Sir Sagigit na awan, na-influensyaan lang na kita iti NPA, tanong hanay, bagati kasi yayain. O, nangagyan mo dyan kung nanatay, hinala ko na kung nanangaroon.
inala ko na na-impluwensyahan na yan ng mga rebuilding NPA ko na nga rodon na dinaretsonan nga baga nga na-impluwensyahan tan eh. Siguro may mga ganitong pangyayari noon and then wala, hindi sila tumitindig talaga na may mga yung reklamo nila. Kaya wala, wala rin na syempre magagawa. Talagang hinala lang talaga na ganun yung ano nila. Kasi nga, yun yung binabanggit kanina ni Colonel Sagigit. Yan na nga eh. By the way, sakbay nga Pastor Gantay dati segment apo iti magsasaka. Uri kano iti agta. Uno dagiti aita haan nga kumtat iti COVID awan pa nakita nga nag face mask kanyada o customer sinalbag di ba o dejengar din bag tatay eh dagiti pugot nga adadtala nga managmama baka ti agas ko mama mabalintay siguro nga agmama aminon o di ba dito ni good morning kino Sir Bong dito nga din bag tatay uri ni Sir Bong napansin na magayam eh o dagiti pugot handa mag face mask puro ngal ngal lang ti mama handa mo matamaan ti COVID. Ngam dagiti adda ti makaya na dagiti dati mabalin na dagiti na banang suda mo dagiti agibagangan na tamaan ti COVID. Uno ni suda iti ni so agal-ngal tela ta amin ti maman baka iso tagas ti COVID partner. Agmamatay aminan. Good morning mat ni manong Rico Patayuman kasano ti church activity. Babala po iti church activity. Religious gathering. Kaya nga dun sa mga medyo pasaway din na alagad ng Diyos, na minsan hindi nagiging alagad ng Diyos, nagiging alagad ni Satanas, han kayo pa lang matapo ang maghihasik, wag naman kayong maghasik ng lagim. Dahil pag nakikita nilang naga-religious gathering kayo, siyempre butang tumutan dagiti managbutang iti COVID. No, syakot nakupit gamin amin dito. Kwan eh. By the way, awarin ti Gurgata, pumakata tayo pa lang. Tapos rin ti dati, nataraki nga taga Okba Co-op. Kasamang Lida, dyan ka muna? Yes, dito muna ako at dyan din naman kayo. At syempre, ito po ang inyong kaibigan at suki sa impapawid. Walang iba po kundi si Lida Patong na nagpapaalala po sa inyo lahat. Dasal at pananalig sa kung may kapal ang unang albat natin lahat. Bye-bye! And syempre po, Joy Bumagat. And mga kaibigan, with that, papasukin na po natin ang segment ng Magsasaka. Ang inaabangan ng sambayanan sa Radyo DCCV. Dobre ang kalat. Sa lambak ng Cagayan at Tambora, pinagkakatiwalaan ang mga balita at impormasyon hindi pa huli. Laging nandyan, updated ka sa balita, magsasaka, mapalokal at international. Ang ako-assess ng Tambalang Lito at Express, magsasakang Pinoy, magsasakang Lito, magsasakang Express. Dito lang sa 684 sa East 84. Doble Arangkada. Good morning ho sa lahat ho ng umaantabay ho sa programang Magsasaka dito sa Radyo DCCV at sa mga nag-aabang ho sa Facebook Live. Good morning ho sa lahat ho sa inyo. Well, Martes na naman ho, ay ECQ na naman. In short, lockdown. Parang pagka sinabi kasing ECQ, ay enhanced community quarantine. At kapag sinabi mong lockdown, parang mabigat masyado. So kailangan ma-relax itong pag-isip po natin. Kailangan ma-relax yung term para sa ganun hindi naman gaano mabigat ho sa ating mga kababayan itong salita ho na lockdown. But in short, lockdown po tayo. So marami hong bawal,
marami hong hindi po pwede at ang kawawa ho dito itong ating mga kabataan ho, itong mga bata pa lang ho na below 18 years old na hindi pa ho masilayan ho ang iba't ibang parte ho ng ating probinsya ngayong panahon ho ng Semana Santa dahil nga ho sa lumulubong bilang ho ng COVID-19 victims ho natin. Kaya nga ho talagang hindi naaatahan talaga tayo daw makabalik. Pero wala tayong magawa kundi kailangan yakapin ho ito at kailangan din ho tayong umiwas din sa ating sa halimbawa ho maraming mga tao wag na ho tayong makihalubilo tayo mismo ang lumayo para sa ganun ay hindi pa lalong dumami ho ang problema ng dulot nitong COVID-19 at kahapon nga ho ay ginanap ho ang triple celebration ng aming pamilya ho sa Barangay ng Mabalan at the same time dito sa siyudad ng Tuguegarao ay kinasal ang pinsan ng misis ko. Oy, happy wedding ho sa inyo. At talagang kahit na lumalala, pero lumalala ang problema ay may mga puso pa rin na talagang anumang mangyari ay kailangan, sabi nga nila, sa haba-haba ng prosesyon, sa simbahan din ng bagsak. Ayan. Congratulations kaya Jericho Tagiam at kaya, nakalimutan ko na naman itong pangalan nitong napagandang ipag ko na to. Congratulations sa inyo. Sila po yung kinasal ka. At the same time, ay double birthday celebration din. So parang triple celebration kahapon. Ay birthday ng aking anak na si Kuya Christian Dungka the same time ang aking biyanan ay talagang hindi na pwede lumabas-labas din ang aking biyanan kasi 63 years old na bawal ho ang senior citizen at the same time mo ang aking anak 13 years old bawal talaga kaya wag mo na magbike kahit may bike na wag mo na magbike para hindi tayo mahuli pag nahuli kayo kaming mga magulang ang makakasuhan. Kaya itong mga kabataan natin ay wag ho matigas ng ulo yung mga nagbibisikleta. Pero kanina ho, pagpunta ho natin dito sa syudad, dito sa istasyon, ay napakalinis ho ang ating mga lansangan at ang maganda ho nito. At ang maganda ho nito ay talaga hong napaka ayos naman kaya nga ang mga nadaanan din natin ng mga traffic enforcer na naghahanap ho na nagsisita sa ating mga kababayan ay napaka galang naman ho nila kaya ayun napaka ayos naman ho ang lahat at good morning ho sa mga nakikinig ho sa Facebook mga nanonood ito talagang sumusubaybay lagi sa atin ito. Itong ating kamag-anak na nasa Pampanga. Ito si Enerjan Garcia Castillo. Yan. At si Uncle Johnson Reyes. Good morning, Uncle Johnson. At yun nga ho. Talaga ho nga pati ho ang Kalakhang Maynila. Especially ang Quezon City ay ECQ rin ho sila ngayon doon. So ito na ho yung talagang dulo sa dulo. Kasi mostly ho ng mga terminals ng mga bus natin ay nasa Cubao, Quezon City. At ang pinupuntahan, ang pinakahuling biyahe, huling probinsya na biyahe ho ng mga bus na ito papuntang norte ay itong Tuguegarao City o itong Cagayan Province. Kaya nga ho, hindi pa ho pumapayag ho ang local government unit ho ng Tuguegarao para payagan ho na bumiyahe itong mga bus companies ho na ito, itong mga buses po natin, dahil nga dito nga ho talaga naman ang baba ng halos lahat ng pasahero. Kaya talagang para ma-flatten the curve, itong COVID-19, pero parang talagang mas lalo atang lumalala pa. Talagang, kaya po,
kuna dati Ilocano nga talaga nga hansame nga malmalpasen nga manya nga road nga talaga itong ating mga kababayan, ito yung mga magsasakahon natin na sinasabi nila kapag hindi naman kami lalabas ay wala rin kami kakainin. At unless na kahit isang taon down na lockdown, basta hihatido ng gobyerno ang lahat ho ng pangangailangan ng ating mga kababayan. So talagang hindi ho lalabas. Kaya nga ho ito, doble ingat ho sa mga, kaya nga pinapayagan naman ho yung mga may trabaho dito sa syudad, may mga IDs lang na ipapakita, nakakadaan ho naman tayo sa mga checkpoint. Kailangan lang ho, sundin lang yung proper guidelines, yung mga pinapahanda ho sa atin para tayo makatravel. At ayun, daming mga manonood. Oy, manonood ang staff ng ating kaibigan na si Mike Lopez. Yan, mga kaibigan natin yan. Na ito yung mga staff ko ni ang kaibigan natin na si Sir Jack Enrile. At good morning, Kapitana Margie Miqua. Oy, kahapon nga pala, at nasamantala ho nating na-ambush na nakausap ho ang barangay captain din ng Mabalansur. Habang kami kumakain sa isang restaurant, with the social distancing naman, makita naman sa mga larawan, dahil nga ho sa kinasal ho na kamag-anak. At ayun, naparami ho ang aming kwentuhan at sumusuporta siya sa gusto ng magsasaka. The same time, mga Juan Cagayan Valley Agriculture Cooperative na ibalik sa berde ang bulubundukin dito sa Cagayan. At actually, ino-offer nga ho niya itong eco park ng magiging ito proposal, pero I think sana makita ho natin, dahil nga ho only na Mabalan Sur ang mayroong ganyan ho na magandang na potential ho na paglagyan ho sa mga tourist park ho na ito yung mga eco park na talaga naman ho, mayroon ito sa YouTube, so pwede ho nating i-review yun at makikita ho natin kung gaano ho yung kaganda ho ng mga plano po ng mga barangay officials ho natin sa na barangay na Mabalansur. And of course, alam ko naman marami hong mga barangay ho diyan na nagpe-perform ho ng maganda. At saludo ho ang programang magkasaka ho sa inyo. Yan, ayos sa napag-usapan ho namin ng ina ng barangay ay ito yung mga lumalalang sitwasyon at ang Mabalansur and Norte ang may potensyal, lalo ngayon na lumalala ang ASF, lumalala ho ang COVID-19, ay may potensyal ho ang barangay na ito, itong Mabalansur at Norte, dahil ho nandyan yung mga naglalawakang mga palayan. Ito yung mga puro palay kapag kagaling ka ho ng papasok ka ho ng Cagayan, dahil pintuhan mo ito ng Cagayan, part po ito ng Tuguegrao City na kayang imonopolyo ang sarili nating bayan dahil ho sa mga magsasakang ito na nakabase ho, na nandun ho mismo sa Sur and Norte na Namabalan, dahil ho nandito ho yung pinakakusina kung titignan ho natin, dahil dito ho tinatanim, maluwakan ho ang taniman ho ng palay sa mga barangay ho na ito. Well, kapag lumala pa ho ng lumala, ang problema, itong dalawang barangay ho na ito, ng siyudad ng Tuguegrao, ito yung may potential na siya lang ang mabubuhay dahil may backyard garden yung bawat isa, mga kababayan ho natin. May mga tinatanim mo silang gulay sa kanilang likod. At may mga alaga silang manok, may mga alaga silang mga pato, at yung baboy nga ho, yun lang ang wala dahil nga ho sa lumalalang problema ho ng ASF. At the same time ho, after 4 months, aani na naman sila ng palay. Ngayon, kung lalala pa ng lalala ang sitwasyon, malamang ho itong mga magsasaka ho natin ng dalawang barangay ho na ito na dulo ho ng Tuguegrao ay makikita ho ito sa mapa, at sila po ang magiging center ho ng attraction, dahil nga nandyan ho yung pagkain, ang Namabalan Sur and Norte na lagi hong nabibihain, na laging hindi nakikita itong mga barangay ho na ito, pero nandito ho yung mga potential ho na pagkain, na pagmula ng pagkain ho ng ating syudad.
na sana ho nakikita ho ng ating mga nakaupo na hindi lang ho yung hindi lang ho yung medyo pakaway-kaway mga kababayan ang ating mga ginagawa. Dahil titignan din naman ho natin yung long-term solution, hindi po itong pagbibigay ng lagi na lang na ayuda every time na magla-lockdown o naghahanap ng ayuda itong ating mga kababayan, why not na meron tayong long-term na solusyon para sa ganitong ating mga kababayan ay kahit i-lockdown ng i-lockdown, hindi sila kakabahan dahil nandun na mismo. Nandun na mismo sa kanila mismo yung mga pangangailangan. Pero ang isa rin na iniisip po natin, paano naman yung mga karatig ho natin ng mga barangay, paano naman yung karatig natin na bayan, kung limbawa nga, lahat ho, pagpapunta ho tayo ng downstream, Igig, Amulong, Alcala, may kanya-kanya hong mga palayan na maluluwang dyan. Po pwede na hong imunopolyo ng kada bayan, itong mga pagkain. Po pwede na hong, kung mag-lockdown talaga, i-lockdown na rin yung mga resources. Para sa ganon, mabuhay tayo sa sarili nating paa. Tatayo tayo sa sarili nating paa. Dahil nga ho, wala na ho tayong magagawa talaga. Dahil palalaho na palalang sitwasyon. At instead na ang kailangan sana mangyari ay bababa ho ang bilang ng ating mga biktima, ang mga infected. Pero mas lalong lumalala dahil nga rin ho sa wala ho tayong magagawa. Dahil sabi nga nila, ang gera daw ho ngayon, kumpira ho nung World War II na gera, ay ang ginagamit ay mga desabog, mga missiles. Pero ngayon ho, teknolohiya na ho at saka killing me softly na itong ginagamit ho ng ating sabi nila, ito yung mga enemy number one ng mga bansa na gustong sakupin lahat ng halos buong mundo ay eto na. Nung kung naalala nyo bakit ginera noon ng ni W. Bush, ayan, si President Bush ang Iraq. Dahil nga ho sa pinaghihinalaan noon ng weapons of mass destruction ho ni Saddam Hussein. So mga kababayan, you know, ito ngayon yung COVID-19, kung totoo man ito na create ito ng ibang bansa para unti-untihin tayong ubusin, ay talagang nakakaabala po ito. Talagang delikado ho. Pero sabi nga naman mga eksperto, ay yung disiplina sa ating sarili, hindi ho tayo matatamaan kapag hindi naman ho tayo nakikihalubilo sa tao. Dahil nga ho, ganun kabilis dumami ang mga infected ho natin dahil nga ho sa hindi nila ho ginagawa yung social distancing na talaga namang dapat lang para ho tumigil na ho ang problema ho natin. At ang ating kaibigan na si Destres Tagyam ay nag-text sa akin na maaga kanina. Actually, ako nga dapat hindi pupunta dito eh. Ako nga dapat hindi pupunta because marami hong mga papeles na kailangan tapusin ng ating kaibigan dahil nga siya yung gumagawa ng lahat ho ng mga sulat sa mga paperwork, sa mga dokumento ho na kakailanganin ho ng kooperatiba, ang Juan Cagayan Valley Agriculture Cooperative, para maisakatuparan lahat yung mga plano, mga projects ho na gustong magawa ng kooperatibang ito. Ay kailangan ho talagang maghiwalay kami ng ating katambal every Tuesday and Thursday na si Dextres Tagyam dahil nga ho para matapos ho lahat ng mga dokumentong kakailanganin ho ng mga proyektong napakarami ho kasi ang daming proposal, ang dami hong mga dinadala ho ng national government na pinagkakatiwalaan itong si Dextres Tagyam sa lahat ho ng mga plano rin ho ng most especially itong DA ho sa national, itong si Madam Evangelista, ito yung assistant secretary ho marketing, for marketing ho ng DA national ho ito ah mga kababayan, siya mismo nung pumunta siya dito sa Tugigaraw together with Senator Bongo ay minute ho kami personally itong si assistant secretary
Dahil nga ho, hindi ho kami yung nagkikipag-picture lang sa gilid-gilid para masabing close. Hindi ho. Hindi naman namin sinasabing close kami sa kanya. Pero isa ho kami sa pinuntahan niya mismo. Isa ho kami sa talagang pakay niya. Bakit ho, pumunta siya dito sa siyudad ng Tugigaraw. At salamat ho kay Madam LP Ong. Dahil nga ho, siya rin ho ng, ang nag-set ho ng venue para ma-meet ho at makausap pa personally itong si Assistant Secretary ho, Evangelista ho ng Department of Agriculture. Kaya nga ho, marami hong blessing na parating para sa ating mga magsasaka. Kaya nga ho, hindi ho tayo nakakalimutan naman ng ating gobyerno. Inaabot ho tayo, inaabot tayo ng kamay ng gobyerno. Kaya wala ho tayo magawa kundi trabawin natin ang dapat trabawin natin as backliners ho. Kasi yung mga frontliners ho natin, ito yung mga doctors natin, ito yung mga police po natin, ito ho yung mga membro ho ng IATF po natin, sila po yung mga frontliners ho ngayong panahon ng pandemya, at tayo naman ho bilang magsasaka ang backliners ho ng ating bansa. Well, hindi na ho natin mapigilan ng oras, at kailangan na ho natin magpaalam. Maraming salamat ho sa lahat ho ng umaantabay. Ito po ang inyong lingkod, Lito Dungka po. God bless po sa ating lahat. Inyong napakinggan ang Tambalang Lito at Dextress. Magsasakang Lito, magsasakang Dextress, dito sa 684 kHz. Ang kaibigan mo, kasama mo. Doble arangkada, doble arangkada, doble arangkada. With that, mga kaibigan, kinakailangan na naman ho nating mamaalam. Naubusan na po tayo ng oras dito po sa ating palatunto ng doble arangkada sa Radyo DCCB Tugigaraw ngayong umagang ito ng Martes 30 sa buwan ng Marso 2021. Sa ngalan na po ni kasamang Alida, kasamang Joy, at ganun din si kasamang Lito Dungka sa magsasaka o segment ng magsasaka. Sa buong pwersa din po na Radyo DCCB Tugigaraw, ito pang inyong abang lingkod, Jun Acosta. Magandang umaga sa ating lahat. Ang tinig ng Caroline Valley, DCTV, Radio 68, News, Music, and Entertainment. Kapisana na nga mga broadcaster ng Pilipinas, oras alas 8.32 ng umaga.